Paing umano'y dahilan ng hiwalayan ni Skasta at Zainab, lumantad na at nagsalita na sa issue. Nito nga lamang lumantad na ang babaeng umano'y naging sanhi ng hiwalayan ni Skasta Kli at Zainab Harake. Agad namang nilinaw ng babae na inaakusahan na hindi totoo ang mga issue na binabato sa kanya ngayon. Wala nga daw katotohanan ng mga ito at tanging haka-haka lamang ng mga netizens online. Nagpakilala nga ang babae na nasa viral na larawan na kasama ni Skasta na si Yvette Wilson. Idiniin nga nito sa isa nitong interview na kaibigan lamang nito si Skasta at wala nang iba pa silang mas malalim pa na relasyon. Pagsasaad nga nito, matagal na din daw silang magkaibigan ni Skasta. Mas nauna pa nga daw ito na nakilala si Skasta kaysa kay Zainab. Nagkita nga lang daw ang dalawa noon sa isang event sa probinsya. At mula doon ay naging maayos ang naging samahan nila at naging magkaibigan. Sa interview ding yun, kinumpirma ng dalaga na totoo na hiwalay ng muli ngayon si Skasta at Zainab. Pinagsabihan naman nito ang mga basher niya na bago daw ang mga ito magsalita online, ay alamin muna ng mga ito ang katotohanan. Narito nga ang naging pahayag ni Yvette Wilson. "For the sake of my peace, my family's peace, and for the peace of all parties involved, it is now time to settle this once and for all and clear my name. Maliban sa nasa biyahe ako pabalik ng US, binigyan ko na din ang sarili ko at ang lahat ng oras para makapag-isip at mag-reflect on their thoughts and actions regarding this issue. I hope that at this time, everyone is in the right mental capacity to understand and absorb this information, provide the right judgment. Basahin nyo ng maigi at ng maliwanagan kayo. Again, kami ni Daryl ay matagal ng magkaibigan, before and after Cyril. I have always been around as both of their friend, but more so as Daryl's friend. Madami ang saksi dyan. Di ko na kailangang patunayan sarili ko sa inyo. So if you know, then you know. Since this issue broke out, I've noticed that people were so quick na mag-assume and blame me even without concrete proof, even being inconsiderate about the fact na yung dalawa ay may mabigat pa na pinagdadaanan. Ngayon, nakakalungkot isipin na napakabilis ng iba na makisawsaw sa chismis at mag-judge ng kapwa as if kayo eh napaka-perfecto nyo. Lahat ng posibleng blame eh binato nyo sa akin para lang ma-feed nyo yung mga gawa-gawa nyong ilusyon sa ulo nyo na dahilan ng pagkasira ng relasyon nila. Personal na buhay po ang pinag-uusapan dito. Wala po kayong right na mag-demand ng sagot about their life and their personal choices. And problema sa inyo, puro kayo sunggab kahit wala na sa lugar. Ang hilig nyong makialam sa buhay ng iba imbis na ayusin nyo yung mga sarili nyo at nang medyo lumawak din sana pag-iisip nyo. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay na dapat nyo nire-respeto at bigyan ng malawak na pangunawa. Sa mga nang babastos sa akin at sa mga pamilya ko dyan, nakakasuka kayong mga mapanlait sa kapwa. Nakakaawa isipin na pabata ng pabata tong gumaganto sa social media. Imbes na gumagawa kayo ng mga module nyo, nagpapaka-warrior kayo sa social media na hindi na maintindihan kung may saysay pa ba yung pinaglalaban nyo. Pati na din kayong mga marites na walang ginawa kundi mangbantay ng latest chismis. Ano yan? Anong opinion nyo dito? I-comment na and please do subscribe para updated kayo sa mga latest news update.